programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang everyone, welcome back again to my channel and magandang araw sa lahat ng tagasubaybay ng abot kami ng pangarap. Dito nga ay nagreklamo nga itong isang pasyente dahil nga yung kanyang IC ay nasa labas at ito nga si Annalyn ay pumalya nga at sabi nga nitong si Dr. Lindon ay ngayon lang siya pumalya at kung ano bang problema nitong si Dr. Annalyn. At sabi nito si Dr. Annalyn dito kay Lynette na kailangan niya kasi ng maayos na tulog dahil nga hindi nga siya nakatulog sa bahay nitong si Dr. Carlos Benitez. At ito nga si Lynette ay sinabi niya ito si Annalyn na kung yung bang pagtulog ba na yun ang kanyang dahilan or nag-aalangan lamang siya sa, dahil sa pakikisama dito kay Carlos. At narinig nga itong si Dr. Carlos Benitez at pinagsabihan niya itong si Annalyn na may reklamo daw pala itong si Annalyn bakit daw hindi sa kanya nagsasabi or hindi siya kinukumpronta nito. At ito nga si Annalyn ay nagulat niya at itong si Dr. Lindon dahil nga narinig pala sila nitong si Dr. Carlos Benitez. Samantala itong si Fidel nga ay kinausap nga itong si Dr. RG Tanyag at sinabi niyang kung nakikilala ba siya nito at ito nga si RG ay sabi niya nga ay wala siyang matandaan. Ngunit itong si Fidel ay sabi niya dito kay Dr. RG Tanyag na may ipinagawa siyang paternity examination dito kay Fidel at ito nga ay tungkol nga dito sa dalawa niyang anak na si Zoe at itong si Annalyn. At sabi nga nitong si Dr. RG Tanyag ay wala talaga siyang matandaan pero ininsist nitong si Fidel na meron nga siyang pinagawa at ito nga'y narinig nga nitong si Don Pepe na nagpagawa nga ng paternity examination itong si Dr. RG Tanyag para dito sa kanyang dalawang apong si Zoe at itong si Annalyn at ito nga'y sinabi nga nitong si Fidel dito kay Don Pepe na meron nga pinagawa talagang paternity examination at ipinaliwanag naman nito dito kay Don Pepe nitong medic na bago dito sa FX at ito nga ipinaghinalaan nga nitong si Don Pepe na baka isa sa kanyang mga apong sila Annalyn at itong si Zoe ay hindi niya kadugo at hindi talaga tunay na apo nitong si Don Pepe at hindi rin anak nitong si Dr. RG Tanyag. Samantala itong si Zoe nakita nga itong si Don Pepe na nasa laboratory dahil nga iniantay nga niya ang resulta ng examination na yon ng ipinagawa nitong si Dr. RG Tanyag tungkol sa kanyang dalawang anak kung sino ba talaga ang totoo niyang kadugo dito sa dalawa niyang anak na si Zoe at nitong si Annalyn. At ito nga si Zoe ay takang-taka nga bakit nakita niya bakit daw ano daw ginagawa ng kanyang Lolo Pepe dito sa laboratory at ito nga ang pakakaabangan natin guys at magkakabukingan na nga talaga kung sino nga ba talaga ang tunay na anak nitong si Dr. RG Tanyag at itong si Zoe ay talagang hindi naman talaga tunay na anak nitong si Dr. RG Tanyag at si Annalyn lamang ang tunay na Tanyag. So ito po guys sa pakakaabangan natin sa susunod na kabanata ng Abot Kami na Pangarap. Maraming salamat po sa pagtutok at panonood ng aking mga video. Maraming salamat po and paki-subscribe na rin po and paki-like and share na lang po ng aking mga video. And ingat po tayong lahat. God bless us all po. Bye-bye!